Hi Aries! Welcome back po dito sa aking channel. So ngayon tignan natin ano yung mensahe sa'yo. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan natin, this is for you Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano po yung mensahe natin for Aries? Meron tayo ditong imprisonment, number 29. So yung iba sa inyo, nahihirapan kayo, maaaring nasa isang sitwasyon kayo na feeling nyo wala ng pag-asa. Some of you are, yun nga, feeling hopeless kayo ngayon. Meron kayong gustong gawin, pero hindi nyo magawa. Number 29, meron kayong gustong umpisahan, pero feeling nyo wala kayong lakas. Maaring nafe-feel nyo din na unmotivated kayo ngayong araw. So kung ano man po itong kinalalagyan nyo ngayon, ano man yung sitwasyon nyo, tandaan nyo na kayo lang yung makakatulong sa sarili nyo. Sa inyo yan magsisimula. Diba? Sa isipan nyo, tanggalin nyo yung mga negativities na naiisip nyo, Aries. Okay? Tignan natin, ano pa yung mensahe sa'yo pagdating sa iyong career? Pagdating po sa career, pwedeng tambak yung mga trabaho nyo ngayon. Feeling nyo hindi nyo matatapos, mga ganyang bagay. So, tignan natin, pagdating sa iyong career. Spirit guide, pagdating po sa career ni Aries, kamusta po ngayong araw? Meron tayo ditong Ace of Pentacles. Ano pa po, Spirit Guide? Meron tayo ditong Seven of Cups. At meron tayo ditong Death Card. Okay, yung iba nga sa inyo, meron kayong gustong umpisahan. Okay, o kaya sabihin natin na hindi pa kayo tapos dito sa mga ginagawa nyo. Meron na namang offer sa inyo dito. Kaya feeling nyo tuloy wala nang pag-asa na matapos nyo yung mga trabaho nyo. So, ang sinasabi lang kasi sa'yo dito ni Universe is hanap ka ng approach na mas mapapabilis yung iyong trabaho. Yes, yun lang, yung approach. Diba? Ano bang way, ano bang technique para mapabilis ko yung trabaho ko? Ano kaya yung gagawin ko? So, yun yung isipin nyo. Tignan naman natin pagdating sa iyong kaperahan. So, Aries, pagdating sa iyong kaperahan, meron tayo ditong 10 of Wands. Ano pa po, Spirit Guide? Spirit Guide. Yung iba sa inyo, kung may pinapagawa kayong bahay, parang tumutulong na kayo sa labor. Meron tayo ditong Queen of Wands. Ano pa po, Spirit Guide? Mayroon tayo ditong King of Wands. Okay, so kayo ito ng asawa mo kung meron ka ng asawa. Meron kayong pinag-iipunan dito. Okay, determinadong determinado kayo. Yung iba naman po sa inyo, could be meron kayong pinaplano dito na celebration. So parang madaming kakailanganin. So parang todo kahit kayo ngayon ng asawa mo. Yung iba po sa inyo, could be may business kayo. Di ko alam kung ano itong mga pinapausukan nyo. Or basta may usok akong nakikita. Could be yung mga, di ko alam kung foods yung niluluto nyo. Or about ba yan sa foods, yung mausok na yan. So, could be, instead na gas yung gamitin nyo, gumagamit kayo ng mga uling, ng mga kahoy. Oo. So, wag din po kayong padalos-dalos pagdating sa inyong kaperahan. So, kung meron man po kayong occasion na pinaghahandaan, talagang budgetin nyo lang. Or sabihin natin na yung allotted na budget lang doon yung gastos niyo. Huwag kayong papasobra. Kailangan kontrolin nyo. So, tignan po natin pagdating naman sa love life. Meron tayo ditong girl with a snake, empath, narcissist, paradigm. Being charmed or used, enable boundaries. Tignan natin ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo. Meron tayo ditong five of wands. Okay, nagtatalo yung isip at puso. Pwedeng ikaw to, Aries, yung isip at puso mo nagtatalo para sa taong to. Tatanggapin mo pa ba siya? O nagising ka na ba sa katotohanan? Kasi yung iba sa inyo parang ginamit lang kayo ng taong to. So siguro naririnig mo yan. Alam, yung mga tao ba sa paligid mo? Alam nila yan, sinasabi nila yan sa'yo, pero nakikinig ka ba? Pinapakinggan mo ba sila? Or ang sinusunod mo lang is yung sarili mo? Kasi baka ikaw nabubulagan ka na dito sa taong to.
Diba? Iba na pala yung pinapakita niya sa'yo. Hindi na pala yun pagmamahal. Kung hindi, masyado ka nang kinokontrol ng taong to. Ginagamit ka na lang niya. Pero hindi mo yun nakikita. Kasi ang nakikita mo pa rin is yung good side niya. Nakikita mo is... Oo. Yung taong mahal mo, ganyan. Pero sa pananaw ng ibang tao, sa nakikita nila, is hindi na pala yun pagmamahal. So, ikaw nga, oh, medyo matigas yung ulo mo dito. Pagdating dito sa taong nagugustuhan mo, pwede rin sa taong karelasyon mo. Maaring nagtatalo kayo ng taong to. Gusto mo pa rin ilaban tong relationship or itong nararamdaman mo sa kanya. Kaya lang kasi parang madami kang nakakaaway dahil dito sa pinaglalaban mong ito. So, ingat lang din po kayo kasi ito, imprisonment, diba? Baka mamaya kasi yung karelasyon mo ay nakakulong. Ayun, kaya din siguro siya tinututulan ng mga tao sa paligid mo. You know? So, it's up to you na lang kung ano yung gagawin mo pagdating dito sa relationship mo. Maraming maraming salamat, Aries, and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day. Hi Leo, tignan naman po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang kaya hindi po lahat kayo ay makaka-relate. So maging open-minded. Tignan po natin ano yung main energy para sa iyo ngayong araw. So meron tayo ditong gift number 17, could be may marireceive ka today. Pwedeng in-kind yan, pwedeng cash. Okay, mukhang may magre-regalo sa'yo. Or pwede rin naman na ikaw to, ikaw yung magre-regalo sa isang tao. Tingnan natin, pagdating sa iyong career, meron tayo ditong 10 of Wands. Madami kayong ginagawa ngayon pagdating sa career. Meron tayo, oh tama. Madami nga. So, sobrang... dami nyong trabaho, tambak yung trabaho nyo dito. Or sabi natin kung hindi naman siya tambak, tuloy-tuloy siya talaga. Pag once na may natapos ka, may darating ka agad. So yung iba sa inyo, good problem to. Kasi diba, mas madaming trabaho, mas maganda yung kita nyo. Or sabi natin na baka yung iba po sa inyo, may negosyo kayo. So pwede na may matutuwa sa'yo at re-regaluhan ka. So parang token of appreciation, maaring may matanggap kang ganun. Tignan naman natin pagdating sa iyong finances. Meron tayo ditong 2 of Swords pagdating sa iyong finances. Ano pa po Spirit Guide? Meron tayo ditong 10. I know, this is 4 of Pentacles. Makakaayaw mo pakawalan yung pera mo dito. Nanghihinayang ka. Leo, Ace of Wands. Kaya lang siguro hindi ko alam kung meron kayong pinaprocess na papers or kung ano man itong pinaprocess nyo. Ang sinasabi kasi sa'yo dito, kung gusto mong mapadali yan, syempre kailangan mong gumastos. Diba? Pero yung iba kasi sa inyo, parang willing to wait naman kayo, kaya hihintayin nyo na lang yun siguro kaysa magbayad pa kayo ng mas malaki. So iba sa inyo, nagiging practical kayo dito, which is good naman talaga. Dapat maging practical kayo. Kung pwede, kung kaya nyo namang hintayin yung isang bagay, hindi naman kayo sobrang nagmamadali, and then hintayin nyo na lang kaysa magbayad kayo ng additional fees. Diba, nagdadalawang isip ka talaga. So baka magbago yung isip mo dito sa isang bagay na gustong-gusto mong pagkagastusan or kailangan mong pagkagastusan. Yan. So tingnan naman po natin pagdating sa love life mo. Leo, pagdating po sa love life ni Leo, ano po yung mensahe natin? Meron tayo ditong the chaser. Ayan, chaser in a codependent relationship, fear of abandonment issue. So could be ikaw tong humahabol dun sa person mo or pwede naman na nagpapahabol sa'yo yung person mo. Tingnan natin ano ba yung nafe-feel sa'yo ng person mo. Queen of Cups. Okay, so could be ikaw yan. Diba? Mahal na mahal mo talaga yung taong to. Yes, may third party nga dito. So, kaya ka tinatakbuhan ng taong to. Pwede na kayo yung third party, kaya tinatakbuhan kayo ng taong to kasi nakuha niya na yung gusto niya. Pwede rin naman na kayo yung nilagay sa third party at kaya itong person mo is, sabi natin na nilalayuan ka na niya, iniiwasan ka niya. Kasi nga, dito sa third party niya, alam niya na hindi yun pang seryosohan kasi fear of abandonment issues. Diba? So parang inunahan ka na niya kaysa ikaw yung mang-iwan sa kanya. May mga ganong tao, mas gusto nila na sila na lang yung gumawa kaysa sila yung maiwan. Diba? Sila yung mang-iwan kaysa sila yung maiwan. May mga taong ganyan. So yun yung parang kinakatakot ng person mo.
Tapos eto nga, may third party na involved dito sa relationship nyo. Kaya ka din niya iniiwasan. Siguro dito nakikita niya na, alam mo yung hindi seryosohan. Oo. Kaya mas pinili niya tong si third party niya. So yan lang po yung mensahe sa'yo, Leo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day. Hi, si Tutorius. Ito naman po yung mensahe para sa'yo. Tignan natin kung ano. Ayan, keep in mind po na ito ay general reading lamang, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe natin for Sagittarius. Meron tayo ditong The Lovers, number 15, your lucky number. Ayan, papwede na meron kayong karelasyon ngayon. Papwede rin naman na may naliligaw sa inyo. Ayan. Yung iba sa inyo, parang seryosohan na talaga to. Mukhang napapag-usapan nyo na yung pagpapakasal. Okay, yung another phase ng relationship nyo, yung mas malalim na usapan. Okay, tingnan po natin. This is for you, Sagittarius. Pagdating po kay Sagittarius Spirit Guide, ano po yung mensahe natin pagdating sa kanyang career? Meron tayo ditong 9 of Cups. So, yung iba po sa inyo, wala kayong pinoproblema ngayon pagdating sa inyong career. Ayan, very fulfilled ka naman dito at saka satisfied ka pagdating sa trabaho mo, pagdating sa mga ginagawa mo. Ayan, so wala din kayong pangamba na, ay baka kailangan kong galingan kasi baka matanggal ako sa trabaho. Wala kayong mga ganyang iniisip ngayon at wala naman talaga ako nakikita. So, puro positive things yung nandito. Maaring ang may mag-offer pa sa'yo ng another job o kaya naman ng schedule. Hindi ko alam eh kung ano to. Basta may dagdag na pagkakakitaan kayo. Yun yung nakikita ko sa'yo dito. Sagittarius, tignan naman po natin pagdating sa yung finances. Kamusta po ang finances? Wait lang po, nalaglag. Okay, meron tayo ditong 2 of Cups. So, nagiging maganda nga yung usapan nyo ng person mo. Maaring pati dito sa mga paggastos-gastos nyo. Meron tayo ditong The Lovers. Meron tayong The Lovers and 2 of Cups. So, yung iba po sa inyo could be ang pinagkakagastosan nyo or ang pagkakagastosan nyo this month. Hindi lang this month, kung hindi nito. Baka ngayong taon. So, baka po nag-iipon yung iba sa inyo, pampakasal. Yung iba naman po sa inyo ay ito, pinagpaplanuhan nyo na talaga. Or nandun na kayo, nagpaplano na kayo, konting hintay na lang is ikakasal na kayo. Mm-mm. So medyo may pagtatalo lang dito pagdating sa finances kasi naguguluhan kayo. So pag-usapan nyo muna kung magkano talaga yung budget nyo. Para naman po sa mga hindi ikakasal, ayan, yung pwedeng kasal na kayo, ganyan, or yung iba naman sa inyo, wala naman kayong relationship ngayon. So, may pagtatalo pa rin dito, could be inside your family, nagtatalo-talo sila sa kaperahan. Ayan, so, ang mas maganda dito is magtulong-tulong na lang kayo. Okay? O yung iba naman po sa inyo, kung may asawa kayo yan, tulong-tulong kayo or magkatulong kayo ng asawa mo sa pagpapalago nitong inyong kaperahan. Diba? Naghahati kayo sa gastusin. Mukhang pag-uusapan nyo yun. So, pag-usapan nyo talaga pag-usapang pera. Kasi madaming nag-aaway dyan eh, kahit mga mag-asawa, ba? Diba? Tignan naman natin pagdating sa iyong love life, Sagittarius. Pagdating po sa love life ni Sagittarius Spirit Guide, kamusta naman po? Meron tayo ditong cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So meron kayong hindi makalimutan dito, tapos yun nga, paulit-ulit siya. Okay, may nag-cheat kasi sa'yo dito or may nanloko sa'yo. Pwede rin naman na hindi ka totally niloko ng person mo. I mean, hindi ka niya totally pinagpalit or walang third party na nangyari dito. Kung hindi, merong isang sitwasyon na hindi siya naging honest sa'yo. Parang sabi natin, hindi siya nagsabi ng totoong feelings niya. So ngayon, parang tuwing nagsasabi siya ng totoong feelings niya, hindi mo alam kung papaniwalaan mo pa ba yung bagay na yun. Kasi nga, feeling mo, lagi na lang siya nagsisinungaling sa'yo. So nagkaroon ka dito ng trust issues pagdating sa person mo. And yun yung nagpapahirap sa'yo ngayon. Ayan o, so kausapin mo yung person mo para maging malinaw. Sabihin mo, next time, ganito, ganyan, huwag ka nang magsisinungaling. Sabihin mo sa akin kung ano man yung mga gusto mong sabihin, etc. Para maging okay yung relationship natin. So, kailangan mo lang makipag-communicate sa kanya, Sagittarius. Okay? So, yan lang po. Total, ito o, mahal nyo naman talaga yung isa't isa nitong person mo. So, yan lang po. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day.